Araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Bellien. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 10! Maayong adlaw sa inyong tanan. Wow! Sa ating mga good friends day. From the Visayas and from the Mindanao. Yes, yan. Muli po, Father Roy po, Father Hans, at yan ang bagong mautunang pagkain ngayong araw po ngayon. And of course, bagong kaibigan. Yeah, at mga bagong kwento ng buhay pananampalataya ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Kaya bago ang lahat, maraming salamat po sa ating mga kapatid, mga kababayang sumusubaybay sa mga programa ng TV Maria, Special Testimony, dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo at buong galactic universe sa ating pong lahat ng mga kaibigan. Saan man kayong planeta naroon, sa buwan, sa tala, lahat po kayong lahat. Maayong adlaw sa ilalim. Maayong adlaw! Pwede, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa mga programa natin dito sa TV Maria. And paano pa sila makakasubaybay pa, Father Roy? Para po kayo ay makasubaybay, makanood at makashare ng mga inspiring stories po dito po sa TV Maria, lalo po sa Testimony. Kayo po ay mag-follow, mag-like, subscribe at TV Maria Feels. Nang gayon po, kayo din po ay magiging instrumento ng pagpahayag at pagpakalat ng mabuting balita. At syempre, sabi nga namin, mag-try din po kayo. Iniimbitahan namin po kayo sa mga naging past episodes natin. Baka meron kayong matry na mailuto. Magaya! I-share po ninyo sa amin, i-post ninyo, i-send po ninyo yan dito sa ating sa programa ng TV Maria sa Testimony. Sa comment section, i-post po ano ba yung inyong ginaya at sino ba inyong ginayahan. At good luck po sa inyo. Sana po tumpak at tama ang lasa. At syempre, alam mo, sabi nga natin kanina, hindi lang ito yung pagkain ng katawan, kundi natutuwa tayo kasi iba't ibang mga kwento ng pananampalataya rin. Yes. Itong ating bisita sa araw na ito, no? Naku, talagang are so fortunate. Yes. Father, no? Big time. Lingkod ng simbahan. Well, isang madre. Yeah. Ay, sa likod ng kanyang pagiging madre rin, no? Ay ang kanyang mga talento. At mga kwento. Talento at kwento ng buhay pananampalataya. Let us welcome ang bagong bisita, kaibigan ng kusina ng Testimony. Let us welcome Sister Venus Marie Pegar, SFX. Wow. Sister, welcome po, Sister Venus. Good day, Sister. Magandang araw. Maayong adlaw. Adlaw sa inyo. Yeah. Sister, matanong ko, saan kayong probinsya ulit? Nanggaling? Leyte po. Leyte, sa Batang Leyte. Sister, batiin nyo muna sa inyo. Batiin ko ang lahat ng mga nanonood na I know some of them. They're watching Testimony. Wow. Testimony. Bisaya. It's okay, Sister. Testimony. Batiin nyo po sila sa Bisaya muna, Sister. Maayong adlaw ka na itong tanayin. I hope na mag-subscribe mo ingani nga channel. Kay daghan kayo mong makatunan na mga recipe na swak sa budget. Wow! Si parang Sister, homemaker to. Si Sister, parang gusto magkaroon ng programa dito. Direct, ano ba ito? Paramdam ba ito direct? Parang yung kinakabala naman tayo dun ah. May mga nagbabanta, nagtataka sa atin pong hosting career. Isang panibagong banta ng ating career. Kayo yung pinakamagaling. Sister, this is ano po bang inyong, parang ang sarap nito nakikita ko, Father Roy. Naman. At meron pang makulay na candy. Yes, so ano pong inyong ihahain sa amin? So ngayon, ang ating pong gagawin ay yung Graham cake. But I know na familiar po kayo sa Graham cake na to kasi mostly ito yung piniprepare pag may mga celebrations. Yes. Kasi madali lang po siyang i-prepare. Oh. So first is we have the mga ingredients. Yeah. Oh, yeah, mga ingredients. Po, ano ba mga ingredients, Sister? So yeah, of course, yung mango and then Graham. Siyempre, may pag walang Graham ang Graham cake, mahirap magawa yun. Mahirap magawa. Ano ba yung mango, Graham? Graham. And then yung Graham, then that's crush. Crush. Yeah, yes. Ay, crush kita. Graham crush. And then cream, hindi candy crush. Cream and then cream. Condensed milk. And then yung ating pampakulay. Hindi gantong matamis ha. May condensed at saka mayroon pang pampakulay na candy. Sister, ba't ngayon nakita ng Graham na may hotdog?
No, this is another. Grey dog. Nagulat ako dun, ha? So, Graham mamaya, bread. Ito naman ang gagawin natin. So, ano naman yan? Sister. So, ito yung Graham cake? Yes. Father, hindi lang pala isa. Not one, hindi but two. Hindi lang pala isa ang bibigay ni sister sa atin ngayon. Ano po yung isa, sister? Ito ay bread roll. Bread roll. Mostly nandyan ito sa mga ordinaryng mga bahay kasi meron tayong hotdog. Bakery. Yeah. Hotdog and... Hotdog, cheese. This is the breadcrumbs. Breadcrumbs. Itlog. Itlog. And then mantika. Oil. Oil. And then yung bread na iro-roller natin mamaya. Apo. And then cheese and hotdog. Hotdog. Okay. Oh, grabe. Sister. Dalawa. Oh, yes. So ano sa'yo, Father Hans? Akin na yung... Ano ba yung... Anong tawag yung sister? Bread roll. Akin yung bread roll, sa'yo na yung... Hindi, pwede naman both. Ah, pwede kailangan pumili. Kung pwede naman both, di ba, sister? So, unahin natin ito, Father. Sige po, sister. Sige, sister. We need to chill it. So, habang hinihintay natin yung finished papalamigin products. Oh, yes. So, sige. Gagawin natin mamaya itong bread. Okay, sister. Magpwede na tayo mag... So, ano bang first step? First is yung mango. So, pwede yeah. Sige po, sister. Sister, yung... Sige po, sister. Ano po, sister? Lalagyan. Ano bang lagyan, sister? Plato? Yan. Alam mo, Father Roy, si sister ay matagal ko na rin siyang ano, pina-follow din. Wow, follow. Sabi ko, celebrity ito eh. Pero ano po ba, sister, yung matanong lang po namin, yung SFX po na congregation po ninyo, sister? Yan ay stands for Sisters of Saint Francis Xavier. Wow. Okay. Sisters. So yan po ay ano po, sister, saan po ba originated ang congregation? Siya ay originated in Myanmar. Actually, it's Burma. No, formerly Burma. Yes, yes. Wow. So maybe you are familiar with... Opo. Ay, sister, before sa San Carlos Seminary, we have classmates also from Myanmar. Yes. Now, I think he's Monsignor Patrick Zayhan. Classmate ko yan. Hi, Patrick. Yes. Monsignor Patrick Zayhan. Yes. And Ignatius. Si Ignatius. Hindi ko alam kung naging Paris Ignatius, pero si Monsignor Patrick Zayhan. Yeah, from Myanmar. From Myanmar. So later on, Father, I will pass the segment natin para makita ng mga taga Myanmar. No? Wow! The bishop might see the program. Yeah. Maraming ba doon ng mga Filipino renter sa Myanmar? Kunti lang po kasi they are not free. They really parang controlling po yung lahat ng mga tabong pumapasok at lumalabas sa Myanmar. Pati ba yung tumo yung buto sister hindi sinasama, di ba? Huwag mo nang isama, pero okay na lang. Pwede ko mo yan ter. Wait, tignan ko lang dito. Mamaya na lang. Okay na lang yung buto. So, okay sa bahay. Lalamak ka. No, ganyan sa bahay. Binibigyan na. Pero sister, ano po ang, ano ba, charism? Charism ng St. Francis Xavier. SFX. Ang charism namin is propagation of faith in the spirit of the Beatitudes. Wow. Yes po. Feeling ko na napakabalan lang katabi ko yun. Father Roy, ilan ang Beatitudes? 7? Tama ba, sister? 8? 12? 8? Sakraman si 7, Father Hans. Ano lang ako? 8 Beatitudes. Well, Father Roy, hindi natin pwede i-cut ito. Sinabi mo lang 7. 7 sacraments yun. 8 Beatitudes. Yeah. So, when you say propagate po ng 8 Beatitudes, in what ways, I don't know, you just proclaim it through the gospel or through acts of charity? Ano po bang ginagawa ni Mr.? Like, we categorize it, Father. Like, blessed are the poor in spirit. Oh. So, we also with the poor. And then, living with the poor, especially doon sa Myanmar, they are really practicing the poverty, Father. Sister, aside from the Philippines, ibang country, ano pa pong ibang bansa? Meron po kami sa Thailand, and then US, Italy, and sa India po. Pero ang mother house po ninyo ay nasa Myanmar. Ito, but buti nag-flourish kayo even though ganun po yung sitwasyon sa Myanmar. Yes. Ano yung nagawa yun, Ter? If the Holy Spirit is there. Yes. Alam ko yung mga taga-Myanmar government yan. Ito po yung mother nyo. Andito po, oh. Hindi. Pero sister, ang founder o foundress po ay from Myanmar po? Hindi po. From France. From France. Yes. Wow. So, he was assigned in Myanmar. Okay. Of all the places, talaga Myanmar. Pero anong congregation po niya before? MEP. Ano po yun, sister? Yung sa ano yung father eh, yung in French is I don't know how to read properly, okay. But it's in French. Opo, sister. Oh. So merong congregation before itong foundress po ninyo, then nung siya na-assign founder po. Founder. Bishop. Nung na-assign po siya sa Myanmar, then doon niya Yung yes po, actually he has no intention. He had no intention of founding the congregation, but it's the girls in Myanmar who really approached him.
dahil nakita nila yung work ng bishop na nakaka-inspire siguro. That is really good for the people of Myanmar. Mm-hmm. Sa ngayon po, sister, ano po ang inyong present assignment sa community? Ngayon, ako ay na-assign sa Home for the Elderly in San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna? Yes. Mary Mother of Mercy, Home for the Elderly and the Abandoned. Yan kayo dun, sister, na mga madre po ngayon? Apat po kami, but wow. We have our visitor sister. She's studying. So, Father, can ano we... Ano po next we'll po? Just ubusin po. Ah, po si ako na sister? Yeah, si, po, ako na. Opo, sister, kasi marami, buong pamilya ng TV Maria ay nakatingin sa inyo po yung mga cameraman na nitingnan kung gano'ng karami mag-prepare. Pero, Father Hans, yes. Sister, I'm just very curious kasi nga po, nabanggit ninyo na kayo po ay, na ang inyo pong place where kayo po ay lumago, no, nagsimula ay sa Myanmar, wherein hindi po gano'ng free. Yes. Pero how is it possible na kayo po ay nag-flourish na ngayon eh, meron kayo sa Pilipinas, no? Thailand, US. Paano buti pinagang kayo ng government? Government. Actually, the people there, they don't know much about being a sister. So, our sister is meron silang friend na bishop who is working in Radio Veritas. Asia. Veritas Asia. And then, the bishop invited the sister to be here in the Philippines. And then, later on, they met one person from San Pedro and they were... She was the one who invited you. Sister. Magsaya San Pedro Laguna. Yes, sa Philippines po, sister, aside from San Pedro Laguna, meron pa po kayong ibang houses po dito? Sa, ano po, Fairview. Fairview. Yes. Ano naman po ito, sister? Ayun sa may Radio Veritas Asia Stella, no? Yes po. Before, our sisters, they were working in Radio Veritas Asia. So for the Myanmar service. Section. Myanmar service. And then, actually, Myanmar service, different languages po. So, yung Karen language and Kachin language. Meron kay you also studied yung mga batin mga katari yung ating nakapagsalita po kayo sa Myanmar language. Yun sige, lang, sister. Greeting lang po. Sige nga po, sister. How do you greet them? Mingla ba Mingla for ba? All the Myanmar people, especially our sisters and priests in Myanmar. So I know they will watch later. Wow, Mingla ba? Mingla ba? Mingla ba? Mingla ba? At taba, maya ako'y maglalaba. Kaya mag-break muna tayo saglit. Mag-break muna tayo saglit. Haba pong, sister po, kanya pong inuubos po yung atin pong mangga at yung buto po kay Father Hans. Yes. Reserved for Father Hans. Yes. Mag-break po muna kami saglit. Huwag po kayong alis. Yes, babalik tayo. Alright! And we are back kasama ang aming bagong kaibigan dito, si Sister Venus. Wow, pangalan pa lang, Venus. Masarap ang yulo. Kagandahan. Yeah! Ang kasi gaganda ng mga ingredients na meron tayo. Okay. Sister, ituloy na ho natin, nahiwa na ang mga mangga. Para sa Graham. Graham. Okay, so, gagawin natin ang Graham. Gawin nating banig. Wow. Banig! Okay. So tayo ngayon ay magbabanig ng... Graham. Pero alam mo, may nagsabi ba sa'yo may kamukha ka, artista? Wala pa. Kamukha mo si Jesse Mendiola. Wow! Uy! Naku ha, baka hindi mo na itatanong. Kaya ako nga na-follow si sister. Dahil kamukha niya nga si Jesse. At bukod dyan, nabalitaan kong kailangan ng background music. Maala mo kaya. Kasi nga na-feature ang buhay ni sister. Pero yun mo yan? Hey. May manta tayong kataming celebrity rito. Oh. Wow. Sister, paano po ba na-feature mo na ang inyong vocation story sa MMK? Oh, yung aking childhood classmate ay sumulat sa MMK. Oh. And then, sabi ko naman sa kanya, ano, yung parang imposible namang mangyari na kukunin ng ABS ang akin. Pero dahil, bakit niya sinulat? Kasi maganda po yung kwento, gano'n? Dahil it's about love. And wow! So, siguro yung mga kabataan ngayon na makarelate sa story dahil it's not na naging madre kami, we are frustrated with our love life. Yes, dapat ha. Ganun din sa pagpapari. So, na-frustrate lang. Kaya nga, not because na tayo na-frustrate, yes. Kaya tayo nagpari. We had choice, but we chose the better part. Wow! And God gave us that much to love. Wow! Yeah, oh, sister, paano so, ano po nangyari? Ano po yung laman ng inyong kwento doon sa... It's about love and vocation story. Yung high school, ano ko po, father, high school... Life, uh-huh. And then meron po akong tawag doon. Sabihin niyo. Meron akong manliliga. Ay! Manliliga. Okay. Ito ka na, ilatag na rin yung mangga. Okay. Tapos ang Graham, mangga. Ito po yung condensed milk.
and cream. Cream. So, pwede po natin siyang i-mix na natin lahat. Sige, i-mix na. Maandar yung mga, yan. So, sister, yay. So na-feature po doon, siyempre, ang gumanap, di ba, si Jessie Mendiola? Kaya kamukha ni sister. Kaya pala, napakaswerte mo ni Jessie Mendiola na ganap niya. Sister, paano po pa ganun? Sinulatan po kayo na i-feature na yung inakuha, napili yung letter ninyo? Ano po, by late, tumawag po sila after 9 months. Nung na-receive nila yung letter, so tumawag sila sa akin. And then actually, parang natakot din ako, baka scam kung sila tumawag. Oh, oh. So ngayon, hindi mo na ako nag-agree or nag-yes kaagad. Oh. I consulted my mother general. Yun. And even na itanong ko rin kay Bishop Ben, yung bishop ng aming diocese. Mm-hmm. And then, nung nalaman ni Bishop Ben na love story daw, sabi niya, go. Akala ko sasabihin, no. Nakonsinti ni Bishop, no? So, ano po ang laman ng inyong vocation story, diba, yun sister? Na nga daw, meron yun nung high school. Ano nangyari nga nung high school? Then, anong ganap? Merong manliligaw, and naging ano. Sinagot ganyan. Niyo po siya. Opo. Naging sila. Pero imbis na gano'n kayo naging matagal. Ano po ba talaga namang ano, kaibigan nyo na po muna itong ano, naligaw sa inyo. Naligaw sa inyo. Opo. Ano lang, sa school lang namin, Father. High school. So, nag-meet kayo sa school? Sa province po yan. Province po. Magka-classmate kayo, gano'n? Bali ahead ako ng 1 year, Father. Wow. So, bigyan kita ng link, Father, ha? Pero gusto mo marinig po yung kwento mo ng mga nakasubaybay ngayon sa testimony para makarelate naman sila, Master. Oh, and then, yung parang ang sabi nga doon sa introduction na ang pagmamadre ay hindi pinasok dahil frustrated ka sa ikaw ay pag-ibig. Nilagay na yung ano, condensed. Yeah, and then. So, nalo na po yung cream at condensed milk. Lagyan uli natin ang isang layer. So, depende, Father, depende po sa inyo kung marami po kayong mangga. So, pwede siyang dagdagan. So, pataas ang pataas yan. Yes po. Mga pwedeng ano. Oh, mga ganyan pala. Mga 5 feet. Oh. 5 feet! Diyan, Graham Cake, Graham Castle lang tawin. Pero sister, balikan natin yung pinaka-vocation story rin talaga ng yung kasimula-simulaan nito. Kayo po ba yung madre? Bata pa lang, gusto nyo na mag-madre. Kaya yes, mag-tiyak na madre? Yung baka yung tanong mo, Father. Talaga, gusto nyo na po maging madre. So yung story, it started with yung bata pa ako. I was na, I think, 8.5 years old. Oh. So, palagi akong kasama ng aking lola na mamalengke. So, may nakita akong isang madre na sa bus na okay. Ano siya, binigyan niya ng pagkain yung isang pulubi. Mm-hmm. So, we'll add more, Father. Okay. Na-inspire po kayo. Yes po. Sa madre yun. Nagiging curious na. Bait naman ng taong yun. And then, ano ba siya? Parang, yun, doon na nag-start na, ay, ganun pala ang madre, ano. Namimigay yung galing naman. Inspired. Yung ano, first impression. Yes, actually, she's a Franciscan. Wow. Hey, that being said, na kayo ay meron ng, at a very young age, kayo po ay meron ng tendency magkaroon ng magiging. Attraction. And yet, meron kong sinagot. Actually, Father, no, yung sinagot ko siya, sabi ko, ako ay magmamadre. Grabe. High school kayo niya. Nagbantaan na agad siya. Hindi kasi, diba, elementary, high school, so very clear na. So, during panliligaw, sister, nandun pa rin yung kagusto mo magmadre yes, o medyo nawala? Parang, dahil merong love life. Oh, parang, per pressure, parang gano'n, Father, no? Kasi parang, may mga kasamahin mo, yung mga gano'n. Sa high school. Teenage, no? So ngayon, pero sinabi ko sa kanya, bago ko siya sagutin, sabi ko, magmamadre ako. Ano sabi niya ko? Sabi niya, hindi naman yan mangyari. Pag-matik mo ang tamis sa aking pag-ibig, no? Hindi mo rin maiisip, magmadre ka. Pero, and then, nung nanligaw siya, talagang ano siya, yung prosigido siya. And then after maybe how many months, pero nakonsensya ako kasi akala ko, naku, may boyfriend na ako, hindi na ako pwedeng magmadre. So yun ang nangyari. So dagdag natin ulit. Gaano po, sister, kayo naging matagal boyfriend, girlfriend? Gaano katagal? Months lang daw, habang sister, di ba? Opo, kasi... Bakit, ter?
pumunta ako ng Maynila for my college education. Okay. Po. Pero you were still boyfriend girlfriend then. Opo. And then sa kaya ang title ng MMK ay sulat. It's because may sulatan pa rin. Opo. Ah. And then pero yung mga letters niya ay tinatago ng aking auntie. So alam ng auntie yung mga sinasabi ng iyong manlili, ng iyong boyfriend. Wala na yung auntie ko kahapon yung death anniversary. Ah. Pero okay. Sister, bakit tinatago ni auntie? Ayaw niya kasi doon sa lalaki. Akala ko, pero alam ba ni auntie na gusto niyo po mag-madre? Kasi baka naman kaya tinatago dahil nga gusto ni auntie na mag-madre siya. Oo. Or, hindi naman sa mismo ang pumilit na magatuloyan kayo dahil huwag ka na mag-madre. Oo nga. Even yung auntie mo ay supportive naman, sister, sa pagiging mamadre. So, nung naghiwalay na po, sister, kayo ay nag-college pa. Opo. Ano po ang naging course ni sister? Ako ay natapos ng Bachelor of Science in Business Administration. Business. And then ngayon ay nag-enroll naman ako. Magpa-shoutout daw ang taga-ASI. O, di shoutout niyo po dito, sister. Hello, mga sa IT department ng ASI. Yes, ASI, you know it, Father? Asian Social Institute. Diyan sa may, ano yan, ba? Agoncillo ba yan? Leon Guido. Leon Guido. Ayan, yes. Now, is our foundation. Wow. So sister, nag-college pa, po kayo. Isang level pa? Isa pa ba? Opo. So nakapakatlong level na yan. Kasi ang dami mang ganyan eh. Opo. Isang puno yun tinanggal ng sister. Sister, after nyo po mag-college, nagtrabaho pa po muna kayo? Opo. Pero alam mo, Father, yung journey ko, I really, parang I describe ko like St. Augustine, no? Na my heart is restless until it rests in the Lord. Pag tinawag ka talaga, sister, hanggat di mo mahanap yung... So, ang dami ko rin mga pinagdaanan, adventure. Pero bakit nga ba, hindi after graduation ng college, bakit nga ba hindi pa agad kayo nag-convento? Pumasok sa convent. Nag-explore parang kayo? Parang nag-alanganin na... Parang ano ba ito? Parang na-confuse na ako that time. So kasi nag-college eh. Marami siguro ibang opportunities pa po. Yes. Pero hindi na kayo nun ng boyfriend mo? Hindi na kayo? Hindi na. Kasi parang nawala na nga yung communication. Wala na yung sulat. Pero ang tanong, meron bang proper closure? Oh, yun. Well, baka naman... Like, for example, ngayon ba, ter, alam mo kung asan ngayon yung ex mo, next ex mo? Baka manood siya pa. Baka alam niya, anak ko. Actually, he's already in New Zealand. Wow. And happily married. Yeah. Okay. With 3 children. Hindi ka naman kinuha ang ninang ng mga anak. Sabi ni sister, wala na ako alam sa kanya, basta nasa New Zealand siya, may 3 anak. Huwag nga kayong makulit, okay na ako. Nag-move on na ako, mag-move on na rin kayo. Baka yung sige sabihin ni sister. Hindi, pero sister, nung nasa college po kayo, hindi naman po nawala yung, sabihin natin na, desire to become a sister or nun. Confused na siya, na-confused. Oo, parang na-confused. And then at the same time, nag-aral na rin po ako, father, ng nursing aid. So nung nag-aral po. Mag-abroad, may pangarap mag-abroad to. Hindi rin po, father. Parang wala lang, ganun. And then, when I last 1 minute. Don't worry, sister. Yeah, one more. And then, nung... Kasi may oras to eh. In 1 minute, matapos na yan. Nag-aral ako. And then, dito sa Maynila. And I had my duty sa Hospicio de San Jose. Ooh. So, yun. Sa ano? Bumalik agad yung... Bumuli uli ang aking desire to be a sister. Dahil nag-serve kayo doon, ano? Opo, but not with, I don't know which congregation. Okay, nakalimutan niyo yung kutsara. Yan. Yeah. Okay na. Pero yun, actually, nga, of all the congregations. Yun naman, bakit SFX? Bakit po itong congregation? Tsaka, ano pa, Myanmar pa. Marami naman dito mga madre sa Pilipinas. Actually, yung benefactor po namin, yung main benefactor talaga is kakilala ko. And okay. Then, I told him na parang restless ako sa buhay. Talaga. Na parang, I work. Yes, sige sister. Sige lang. You work, what po sister? And then I work and then later on, parang ano, no? Totoo pala yung father, yung kay St. Augustine. Restless talaga. Our hearts will be restless My talaga. My heart is restless until it rests in the Lord. So lahat na subukan mo lahat, you pero tried. Pero not the other way, father. I mean, yeah. Yung lahat na pwedeng tumugon talagang, sa yung may hinahanap. Oo, tinignan niya yung ibang path din, di ba? Mabuting path naman. So nakilala ko yung benefactory namin na actually she's the one who built the ampunan po namin sa Itong San Pedro. Itong nasa San Pedro po. Yes, So nung nakilala ko siya, sabi niya, how about entering to the Sisters of St. Francis Xavier? So nag-volunteer po muna ako ng for 3 months.
sa post, sa home for the orphanage. Yes. Mm-hmm. So, that time, sister, ikaw ay nag-work. Ah, hindi na po, father. So, mm-hmm. I stopped working and then parang gusto kong ano. Yeah, ano po? Time's gusto up mo? Na. Okay, ikwento mo lang yan. Oo, sister. Gusto mong... Okay. Parang ano, father, yung parang restless na, father. Mm-hmm. No? Yung parang hindi mo ma-explain. Pwede na po natin yan. Yeah. Opo, sister. Haba, sige. Oh, habang nilalagay yan, sister. Habang nilalagay ang tawag dito? Graham crumbs. Crumbs. Tayo ay... Magbe-break muna tayo sandali at itutuloy natin ang pagkatapos ng vocation story ni si bago siya makapasok. Tayo po ay magbe-break sandali. Para mayroong closure love story. Magbabalik tayo with Sister Venus. Bumaya pa din kami. Yes. Nagbabalik po kami ni Sister Venus, Father Hans. No? Alin po nga Graham cake. Pero alam mo, Father, bago tayo nag-break, yung kasing sweet na yata noong... ginagawa ni Sister yung kanyang love story. Yeah. Pero kailangan ng closure. Pero kailangan yata yung love story with the Lord na paano siya na, bago kayo pumasok sa seminar, sa kumbento, pumayag ang parents talaga. Actually, hindi, father. Ano ba yan? Dahil mong, ang hirap kasi bukod doon sa kanyang love life, parang mayroon pa palang magulang na ayaw. At ang tanong niya, alam ba ng iyong mga magulang may love life ka? Na ikaw ay may sinagot? Alam ba nang inamagulang mo? Alam! Hoy! Hindi sigurado yung sagot! Ito lang ang isip mo kate. Medyo tight. Pero alam nila si Tete talaga, totoo. Oo, pero ayaw din nila. Nang may boyfriend ka. Siguro yung boyfriend mo may tato. Tato, siga. Hindi naman po. Pero si Sai... More on family. Ah, family siya. Yung pong ano, siyempre, na-realize nyo na po na gusto nyo pumasok sa kumbento. Paano nyo yung final decision na? How did you... make your final decision na papasok na ako. Yung final decision is, ano muna, father, di ba nabanggit ko, na kaibigan ko po yung benefactor yes. namin na nagtayo ng ampunan. And then sabi ko sa kanya, parang restless ako, na parang gusto kong, saan kaya ako? Parang gano'n. Mm-hmm. And then sabi niya, sige, dalhin kita doon sa ampunan na pinatayo ko, nandun yung mga madre, mga Myanmar. And then sabi ko, parang di ako sigurado, pero mag-volunteer mo na ako. Mag-try. So, nag-volunteer ko for 3 months. And then? Hanggang sa, oh, Pwede. Oh. Pero bago in a tayo way, nagkaroon ka ng peace of mind. Ay, upo. Yung restlessness ng kanyang heart. Know, the poverty that they are really doing. Yeah. Nandun. Pero ito pong ating Graham cake, mayroon ng closure. Kasi nalagay ka. Pero yung love life, wala pa rin closure. Paano mo tinapos ang love story po with your boyfriend? Gusto mo matiin? Ay, joke! Ang nangyari is, nagbakasyon ako, father. Yes. And then, nung bakasyon ko, sa probinsya, bumalik ka ng probinsya. Andun siya. Nandun siya. Madre na kayo that time. Madre yes po. Nabakasa pa rin siya, inaabahan ka pa rin. Okay. Opo. And then, nag-usap kami, and then, sabi ko sa kanya na, kung mahal mo ako, mas mahalin mo ng doble yung magiging asawa mo. Wow. Pag mahal mo tao, handa mo siyang pakawalan. Oh. If so, you really love me, let me go. Wow. If you really love me, love the person next to me, yung whoever it is that God has meant for you. Yeah. Twice. Double the love. Double the love. So may closure na yung pag-ibig. Ngayon may closure na. Kailangan natin i-close itong Graham. Dahil may isa pang gagawin si Sister for us. Yeah. So ang ating closure is very colorful. Yeah. Pwede din kayo, father. Sige. We can have... sprinkle lang natin here kasi nagtatamad kami. Yes po. IDB, pwede rin kayo, father. Sige, ilagay mo, father. Ako ang maglalagay niya sa ating napakalamig na refrigerator. Talaga napakalamig sa ating mamahaling refrigerator. So, yun ang colorful na closure. So, sister, eventually, your parents po ba ay pumayag na rin naman sa pagpasok po niyo sa convent? Nung for after ng first profession. Pero initially, ayaw pa kaya, grabe, during my formation po, hindi po ako nagbakasyon, father. For that 4 years sa formation. Kasi sabi ko, kung uuwi ako, baka di na kayo pabalik yun. Yes, pero imagine, Father Hans, you're going to make a decision. May love life ka kailangan i-close. Yeah. May family kang kailangan mong i-convince. Tapos, ikaw mismo hindi ka sure kung yung mapasukan mo ay you'll find peace. Yeah. Parang, I can just imagine, sister, yung mga days na iyon, grabe, no? Were you at peace or on the other hand, parang napaka-turbulent na iyong naramdaman during those days? Ano lang, father, naramdaman ko yung trust na, Lord, nandiyan ka. Bahala ka na. Kasi alam mo kung marami din akong mga agam-agam. Parang St. Peter yan. Yes. Kaya, sabi ko, nung...
Nung first profession ko, Father, actually dyan sa San Pedro po ginawa. Kasi I cannot go to Myanmar dahil nga sa kanilang sitwasyon. Yes. So pumunta yung mga madre from Myanmar. And then, nandun yung mother ko. Mm-mm-mm. And then, ayaw niya. Tapos nung, kasi kami po is... Ay, bang ituloy yan, sister, baka kailangan natin ito palamigin. Ay, abang, naghihintay tayo. So, ilalagay ko na po sa ating refrigerator. Malamig na ref, malamig, napakalamig na ref. Okay. So, bang sister, tuloy ang kwento dyan. So, ang nangyari ay... ay? Nung nag-ayon na Fadya, kasi sa profession po ng aming congregation is very... Ang ganda kasi we are really wearing the bridal gown. Yes, so, para kayong kesan talaga kinasal. So, talagang nag-bridal gown and then yung mother ko siya yung nag-makeup sa akin. Tapos umiyak siya kasi umi-makeup kami father. And then, as in, parang kasal. Kasal talaga. Yes, so, and tapos, then, parang, hanggang last moment eh, sure ka ba talaga? Oo, sabi niya. And then, nung nag-belo na ako, sabi ko, pag after ng celebration, sabi ko ay... sabi ko, ano... Sabi ni sister, ay kailangan na niya simulan ito. Ano sister kailangan yan? Kailangan natin ang... Shopping board? Ito yung board? Board. Mm-hmm. At since kung wala sa inyong mga bahay ang roller, you can have your mga any bagay. Any improvise. Improvise. Basta malinis at yes. Ligtas. Malinis at ito ay ating binulta ng parang plastic siya para talaga. Yes. So, kailangan muna natin, mga ingredients po natin. Opo, is bread, and then breadcrumbs. Hot dog. Sinabi na kanina pa rin na OCD niya. Nakalimutan baka ko. Baka lang makalimutan nila. Okay. Ayan, roll it. Roll it. Roll it, dear sister. Ayan, sister. Yeah. Pero ang ganda naman talaga yung imagine mo yung parang kinakasal talaga yung yes yung po, ang visual, no? Yes. Actually, doon ko po parang naramdaman yung more yung vocation to be in the congregation. Nung nakita ko yung pictures ng mga madre na they're wearing their bridal gown. Wow. Kasi yung parang hindi mo na pwedeng hiwalayan. Parang gano'n. Asawa ka talaga yan. Kay Lord ka na. Pero inga, as I've said, sister, kayo na yung mama mo to the last minute. Yes. No convince ka. Pero still, you found peace in, yes, you know. Yes po. Mm-hmm. And then, after the celebration, sabi ko sa mother ko, lalabas na lang ako. Ngayon pa ba naman yan? Talaga, sister, ha? Ano sabi na sabi niya, wag na, nandiyan ka na. Pero kasi sister, di ba, dahil graduate kayo, di ba, business ad, di ba? Pero yung mga ibang mga, kahit paano, yung mga gift talents mo, sister, ay nagagamit mo pa rin sa community, di ba, sister? Yes, oo. In fact, alam mo ba, Father Roy? Ano yun, Father Han? Merong regalo si Sister Vino sa TV. Wow! Ayan! So, part talaga ng gift ni sister ay, kayo ay painter, sister? Yeah, with God's grace, Father. Wow! Kaya naman yan. At marami pang mga... pag tinignan mo yung kanyang Facebook page, ha? Marami siya mga painting. Follower Ter, din natatanong, Ter. Ako rin po ay isang painter. Oh, wow! Meron yes. na po akong tatlong bubong ilang na piturahan. Ilang bubong na ba na pinturahan mo? Ilang bubong gutter. Na po sa big... Oh, pati gutter. Napiturahan ko niyan, Ter. Akala niyo, Ter. Pero marami talaga you can see sa Facebook page ni sister. Yung kanyang mga painting. Sister, meron po bang lugar kayo sa... sa inyo congregation, sa community na pinaglalagay mo yung mga... Yes po. Exhibit. Parang may gallery, no? Ter, may gallery. Hindi po. Parang counseling room yon. Mm-hmm. Wala namang pa-counsel. Hindi. Kasi tingin ko, pag pumunta ka doon sa room na yon and then you can see the paintings, yes, I think you will be relaxed. Artistic. Tara na yan. Kayo po, saan ang galing po yung artistic gift? At it was just nagising isang araw na parang magaling ang magpinta. Sa family po. Kasi yung father ko, and dito. Then yung brother ko. Mga painter din talaga yes, sila. Yes po. Pati mga pamangkin ko ngayon. Wow, we have... gifted na family ito. Dalawang pamangkin na more into arts. Ang galing. Kasi wow. Yung parang... yung kind of arts ngayon. Oh, last 5 minutes na. Buti na lang, Ter. Meron kayong nilagay na bagong painting. Huwag ka ma-stress, sister, sa oras. Alam mo, Father, sister, kung ito namin, no? Yung paligid po ng TV Maria, yes. Yung ating set, ito po yung mga painting po ng iba't ibang mga guests po natin dito sa stage. Kaya, sister, ang binigay po. I like this. Yes, yan. May dagdag na bago yung inyong painting, Ter. Salamat sa Diyos. Ay bago naming dagdag sa iyong collection. Kasi Maria, Father, di ba? Yes. TV Maria.
Pero bukod po sa pagpe-painting, sister, I heard na kayo po ay minsan nagka-programa sa Veritas. Ay, opo. Nung, I think, it was 2016 until 18. Ano po yung program niyo, sir? Ano po, yung Sister Venus para kay Jesus. Oh! You know? Sa Radio Venus Veritas, ano naman yun, Filipino section. Yeah. Asia. So parang guest lang ako, Father. In fact, mamaya, dito po yung mga taga... Ano viewers section also? Po? Family Filipino? Yes po. Ano po ang inyong programa, ter? Anong laman ng programang Sister Venus para kay Jesus? Reflection po, Father, ng Daily Gospel. Mm. But it's about 3 minutes lang po. Mm. Oh, kinukumpak talaga. Father Roy, hindi lang si Sister Painter, hindi lang siya anchor, siya broadcaster, vlogger. Oh, ano yung vlogger, sister? Ano daw yung ano mo? Pero baka yung aking vlog na trip ni Dre, kinukumpetensya po rin. Marami na akong kompetensya eh. Ano pong gagawin, sister? Tinidor. Ano, Painter? Sige. Yeah. Ito so, ba ibig ano, sir? Ano ba pangalan ng iyong vlog, sister? Ang aking vlog ay Nonsense. Nonsense. How do you spell? N-U-N... Apostrophe S. Sense. Yes. Parang may time ka kaya lang may nonsense din. Tungkol po saan naman yung vlog mo, sister? Sige, te. Yung journey of parang ano, yung halimbawa, Father, kung ano yung example, meron akong kausap na more on sharing of faith. Yes, ma. Yeah. Ay, ito na lang muna pa. Apo, sige po. Oo. And then? Ano, everyday ba yun? Everyday po, sister, yan? Pag ganyan? Noon po, Father. Ay, yung aking nonsense? Yes, sister. Depende lang po kung may oras. Ah, talaga. Buti, may time ka talaga for these things. No? I mean, yeah. Considering na... In the community meron, ka. Oh, community, tapos meron kayong mission na, sa mga aged, na mga home, mga elderly po yes, ba? Yes, yes. Tapos, how come you're able to find time dito, Steph? Sa balance mo. Sa akin na, Father, is dire-direcho. Wala ng script or wala ng... Ano lang siya? Parang... Ano ba to? Spontaneous talaga siya. Sige yes, po, Steph. Ano mga gawin dyan? So, yes. Itong cheese ito natin, na. Pwede naman siyang hatiin. Okay. May kutsilyo, sister. Kutsilyo, ter? Opo. Ayan. Ito yata, Kuya Roy, yun na lang. Ayan. Ayaw mo naman mas malakas na kutsilyo. Ayaw mo kutsilyo, ter? Ayaw mo kutsilyo. Ayaw mo kutsilyo, kutsilyo, sister. Alam mo naman, marami tayo dito. Pili lang kay ter. Okay? And then, pwede siya nating yun, kumot. Ito pong ating hotdog ay na-boiled matagal. Yes po, yes. Boiled na siya. Hindi po ito raw ha, hindi ito raw hotdog. Na. Ito pa ay na-boiled na. Kinukumutan na siya. Masarap na buhay ng hotdog na ito ha. May tiga-kumot pa. And yeah. Then, i-ano natin, Father. Ito na yung sector. Apo, okay. Ano po? Ay, po. Dot, ter? Right. Can I use this one? Yes, sister. Ter, pwede yes, po, yes, pwede yes, po. Yes, pwedeng yes, pwede. And then, transfer na lang po. Ter, i-boos ko rito, ter ha. Apo. Ayan. Ayaw. Wow! Okay! May kumot na, nakapag-dip pa. Napakasarap naman yan. Hotdog. Ang sarap ng buhay ng hotdog na to ah. Okay. Dito na. Yes po. Tapos kailangan ng paglalagyan. Ayan. Ito na lang. Ayan. 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 Ito po ang pwede paglagyan. Okay. Wow! Ayan po. Grabe! And then... Ay, cheese naman ulit. Do you also prepare this for your community? Yes po. Actually, yung ano, Father, kung hindi nyo man matanong, I learned this... Tatanungin ko, sister. Ano po yun, sister? I learned this from, parang ano, nung childhood pa ako, Father. Dahil, meron kaming maliit lang naman na bake shop noon. Wow! And then, yung asawa ng aming baker is nagluluto siya. Pero, parang na-modified niya kasi we need to add cheese. Sa province kasi wala. So, ganyan lang po. Wow! So, natutunan ko sa kanya. And then, pag may okasyon po sa ampunan, at birthday, pwedeng birthday prepare, siyempre. Yes, kasi pang party rin ito eh. Yes. Wow. Mukhang tsura pa lang, oh. Oh, Father Roy! Sige, sister, habang atin pong kinukumutan, tuloy-tuloy lang. At napaliguan ng itlog, yung atin pong bread na ito, no? Mag-break po tayo saglit. Yes. Haba po for some reminders. And then, mamaya, pag ating balik, atin ang luto na yung atin pong hotdog na kinumutan ni sister. Mag-break po muna kami. Yes! Wow! So go! Ang sarap! Yes po! Nagbabalik po tayo sa testimony pero medyo ako yung hindi maganda kaming pakiramdam. Feeling ko may nangyari pong discrimination dito sa ating pong programang ito. Pilan nyo, yung dalawa merong apron. Asa na apron ko, sister? Father Hans, sa kamukha mo! Siyempre kaibigan ko to eh! Thank you, sister! Sir, wow! Ito po ay isa sa mga
art ni Sister Vino. Sana all, Ter. Sana all. Diba? Documenter eh. Ang galing, no, ni Sister. Ang balik ko, Father. Yeah. Ang galing. Hindi, ito ay ano rin. Again, isasabit one natin of the arts dito. Sister, yeah. Diba sa kusina may mga apron talaga. So, yes, isasabit na rin natin ito sa kusina natin. Salamat, yan, Sister. Thank you. And of course, pinakahihintay natin ay ipiprito na ni Sister. Buksan, yan, ko na po. Matapos. By the way, Sister, yung ating pong graham cake. Excuse me, Sister. Yeah. Ano po ba yun? How long po itong nasa chilled? Kahit nga, overnight, Father. Overnight. Yeah. So, bukas pa na manitikman yung ating pong, bukas pa siya manitikman. Hindi. Ready na yun, no? Yung atin pong graham cake. Yes, lalabas. Mamaya na lang yun. Yeah, pero malamig. Overnight daw ko na sabi ni Sister. Overnight? Bukas anong pa. Anong gagawin natin para matransition, no? Alam mo, problema bigay ni Sister. Sorry, Sister. Parang nakaimago. Gawin talaga, Sister, eh. Kala mo, ah. Dito kasi hindi makonect, Father. Sige po, ngayon po yung atin pong kinumutang hotdog, the bread hotdog. Yes. Ano po ang ating agawin, Sister, dyan? Paprito na yan, Father, kasi parang mainit nagutom na tayo. Yes. Yeah, mainit na. Mainit na po siya. Kasi sindi lang, Ter. Okay. Wow. Pwede na yan. Mm-hmm. Wow. Siso, nakakatuwa po. Dahil ang community po ninyo ay very supportive din naman sa inyong mga... Yes po. Actually, yung paintings ko, Father, when I was in the formation, hindi ko siya parang disturbance for my formation years. So only when yung nag-profess na ako, hindi ko siya yung... Is it being used by the community for fundraising ba ito? Yes. Nagagamit din nila, Sister? Opo. Especially, halimbawa, nag-aral ako ng music. So kinuha ko yung tuition ko from the proceeds. Tumutunog din. Tumutugtog pa. Nag-painting pa. Ano po, Ter? Hindi namin nabanggit sa programang ito na ginagawa ninyo. Dancer din ba kayo, Ter? Hindi po. Baka lang. Mukha hamunin si Sister. Baka mag-gento. Gento! Ay, joke. Sige, Ter. Ano? Habang pong init yung mantika. Mainit na po. Oo nga, Sister. At si Sister ay isa rin sa mga judges ng Catholic Mass Media Awards. Wow. Anong criteria? Anong category po, Sister, ang inyong... Sa music category. And it's because... It's because of Father. Oh, syempre, yan po ito ka CMMA. Yes. Ano pong instrument ang gamit ni Plus Sister? Flute po. Flute. Oh, ang galing. Dapat talaga si Sister. Dapat yung sample eh. Dapat eh. So, nag-aaral po ako sa Santa Isabel Conservatory of Music po. So, yun. Galing, no? May time pa talaga si Sister sa mga... new discoveries. Kasi new talents. Ang atin namang buhay, Father, is a continuous learning. Yeah. Speaking of yung magandang lesson, Sister, ito po ay ating ating last part, last segment atin pong programa where we usually ask po yung atin pong mga guests, Sister. Ano po ba in all these things sa love life po ninyo? Family po ninyo and even po yung in your community. And you're doing mission, you're part of a community na hindi po madali ang maging Kristiyano. Especially ito po sa isang bansa, Myanmar, no? Pero although you are doing your mission here, in all this many experiences, well, Sister, ano ba yung mga maganda at importanting learning which may maybe share. Our viewers would want to hear from you? So yung ano lang, especially sa mga kabataan, no? Kasi may mga times talaga na if you're in the teenage years, na maranasan mo yung confusions or minsan maranasan mo ang halimbawa, parang you are searching for something. But we just need to be brave enough because we know na hindi naman tayo pabayaan ng Diyos kung meron tayong desisyon na para sa Kanya. So yun lang, ang tanong, Sister, how do you know it's for the Lord? Na baka naman, it's just personal convenience ang inyong decision. Kayo po, what was your guide for it to be guided na alam mong para kay Lord yung inyong decision? Naramdaman ko, limbawa, may enter the congregation. So marami ding nawala sa akin. Yeah. And then yung, like, yung ano po, halimbawa, yung convenience sa buhay or sometimes yung own will, no? Minsan. So, kasi obedience, eh. Lalo na community. Yes, community po. Ito. Or sometimes, minsan may gusto kang kainin na kagaya sa labas. But di of naman, course, you need to consider the community and the vow of poverty din. So, yun talaga, Sister, yung courage nga. Beatitudes, no? Beatitudes. Sama doon yung poverty. Yeah. How about sa mga lumalove life po, Sister? Kasi kayo din, whatever you're going to say, in a way, ito po ay may hugot din kayo kasi naranasan po ninyo, Sister. Yes. Ano po ba ang inyong maaring ipayo sa mga lumalove life pong maunod po natin, Sister? Mga lalo na mga kabataan. Hindi lang, minsan may mga matanda na lumalove life po. Hindi naman mawawala ang love life. Exactly. Kahit tayo mga pare, may love life. So, yes. Ano naman yun? God really wills everything to happen in our life.
na minsan may mga pinapadala siyang tao. Yeah, allow someone to be part of our life kasi gusto naman ng Diyos na maranasan natin na may nagmahal sa atin. No, but you know, because once you are in the religious life, of course, you need to love everyone. So, pero before yung right time of loving everyone, when is the right time po na hanguin po yung bread kasi na ito? Kasi medyo naging golden na. Pagpunta na sa Toron yata ito. Kasi pag sumobrang gold. Yes, yung pag mainit po kasi. Masyado so parang mainit. Mabilis masunod. Siya, so, pero ito yung talaga yun. Ito siya. Okay. This is the good. Good you know isa na, yan. Okay. So we have another wine. Baka isa ter ha? Para sa lahat. Yes, syempre. Awayin tayo ng ating mga cameraman dito tsaka ng ating ano. Yan. Yun naman, sister, pagdating sa ano, siguro yung make decision making. Mm-hmm. Diba sabi niyo po, parang nasa college ka na, parang lalo kang naguluhan pa sa pipiliin mo. Ano po yung naging guide mo at saka nakatulong po sa inyo to make the decision? Ayan. First of all, yung you need to stay in a silent place. And the good place is the Blessed Sacrament, Father, Adoration Chapel. Kasi minsan, we just need to listen what God wants for our life. Mm-hmm. Diba, Father, no? Kung tayo sa Blessed Sacrament, alimbawa sa mga Adoration Chapel, so maramdaman mo talaga doon. Yung sa, kasi minsan, ang mga tao ngayon ay they feel very uncomfortable with silence. Merong tawag niya, deafening silence na ayaw na ayaw marinig po ng mga tao. Kasi, restless siya eh, no? Kaya, ako parang restless na ako. Gusto ko naman tikman yung Greyhound. Kung ano ba, yung Greyhound. Yung Greyhound. Sino ba yung ating Greyhound na yan? Ay, naku, syempre. Yeah. Pagtapos natin, palamigin ng husto. Nang 30, nang overnight. 30 na overnight. Nang overnight kami sa Italian. Ito po yung, of course, apart from ating ginawa kanina, meron tayong pinalamig din na Greyhound. Tadam! Okay. Ayan. Ayan. So, pwede nyo nang pick Father Hans. Father. At di ka lang may kulang dyan. Ano kulang niya, Father Hans? Itong pinakamagandang ginawa ni sister. Grabe. Sister, di nyo naman kinirin masyado, ha? So, lalagay. Kinirin na sister ng pag-guess niya dito. Parang pang ganyan. Ng... Happy birthday, Father Ro. Ay, Father Ro. Ay, malapit na yung birthday Happy birthday, Father Roy. Father Hans. From your testimony family. And from Sister Venus. Wow! Ayan o, ang ganda o, ang ganda. Talaga naman. Lagay ko muna dito ha. Aha. Itikman natin yan maya-maya. Pag natapos na, pero pwede na yatin tikman, Father. Tikman, yes. Sige, sister, lagay niyo man. So, ito iba, mamaya natin mamaya na lang natin yan. Pero yan, sister, hanguin natin. Yes, eto na. Wow. Ito ang bunga ng alam prayerful mo, sharing, sister. Ito yung ano, sister, hinahanda rin talaga sa mga family gatherings nila, no? Yes, tapos pagtapos niyan, yung mga anak-anak sila naggagawa ng dessert. Yeah. Diba? Family bonding. Yeah, yes, magandang sister. Bonding ito. Ito, sa mga... Sir, pull ito, ha? Father yes. Hans? Oh. Yes, yes, please. Yeah. The young members of the family can make this. Mm-hmm. Oh, diba? I remember si ate ko mahilig gumawa nitong Greyhound din ito. Mm-hmm. Ate Jing, hello! Wow! Mabati-bati ka ha? Mm. Ayan. Pero ito, good gawa for... Ito. Napakabilis lang gawin, ano? Kayo na, you've seen it. Napakabilis lang gawin. Ano, sister, sister, okay na po, ito na muna tayo, no? So, sister, ate mo ang tikman, ano? Yung ating pong inluto, we bless the food in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you. Father Hans, paano yung ganun? Kailangan may biyan din. Tignan din natin ito. O nga pala, dessert Father Roy. Dessert na, Father. Dessert na yan. Ay, siyempre, kailangan yan. Ito, Father Roy, dyan. Katiin na rin. Itabi na natin sa ano. Itabi na natin dito sa... Sister, gusto mo bang... Can you do the honor? Parang may children's party tayo. Happy birthday! Ano bang ano? Tinidor ba? Tinidor din ba? Actually, ito Father, but this one, you can use your hand. Yes. Or tissue, or gano'n. Pero lagyan mo na rin kami. Hindi na kailangan. Lagyan mo na rin kami. Lubos-lubosin mo na rin ang pagdalaw mo dito, sister. Yan. Yan ba yung ano? Yan. Ito na lang yung kutsilyo. Malaki, maliit. Ah, siyempre po, yung masasayo, maliligaya kami, sister. Yan. Maliit po muna. You happy get birthday. The small and then the rest is mine. Thank you, sir, for siguro for as we
start sharing yung food that you prepare. We want to thank you for sharing with us, sister. Yung pong vocation, yung love story po ninyo, sister, no? Thank you. Especially the love story with the Lord. Yan, talaga naman. Ayan! Woo! Take note, ha? Si sister po ay hindi po frustrated. Siya po hindi broken-hearted. At siya pa nga po ang nag-break ng heart. Oh, grabe. Maraming salamat, ikaw na. Sister Venus. Mm-hmm. Salamat din. Magandang terno nito, no? Ano to? Bread roll? And Graham cake. Tingnan na natin. Sabi ni Susan, ito pwedeng kamayin dapat yes, daw. Yes po. Finger food naman yan, Father. Sige nga. Ay. Kumusta, Father Hans? Mukhang okay na okay yung nakakumutang ang... Ano yung masarap? Mainit. Hindi naman. Masarap. Mm. Malinam-nam. Parang may birthday party. Parang nat, oh nga, sister. Yung feeling mo pag kinakain mo ito, parang nasa birthday party. May balloons. Sabihin, isa ito sa mga masayang ihain. At napakabilis i-prepare. Yes. Oh, prepare. Basta tama yung ginawa ni sister. Kasi dapat, lalagyan mo na sa parang bawasan yung oil. Bawasan din yung oil, di ba? Hindi, tama yun na, hindi masyado, dapat hindi masyado malakas ang apoy, sister. Opo, kasi parang nag-ano na siya. Kasi magiging turon nito pag gano'n mo sa ano. Ay, sorry. Ang sarap, sister, nung cheese sa loob, no? Talaga. Father Hans, yung cheese ang dagdag na flavor sa loob. Yung iba kasi, walang cheese. Oh, yeah. Opo. Nakarol yung cheese. O, subukan natin yung Graham. Graham. Sir, thank you po for coming to our birthday party. Salamat din. Magkapag-game na po. Games po tayo kay Ali sister. Pero, sister, seriously po, thank you for being a gift to the church with the many gifts po meron po kayo. And of course, yung the gift of the person. Hindi lang po yung mga gifts, kung hindi mismo yung pagkatao po ninyo, who is also a very important gift sa ating simbahan at sa mga manonood po ngayon. Yeah, again, yes. Huwag kayong makalimot. Ay, hindi po yan broken-hearted. At saka, sister, makamakalimutan natin. Mag-promote tayo ng vocation natin. Mga gusto mag-visit po sa inyong congregation din sa community. Ah, yes. We are calling all those young girls na to be brave enough to say yes, no, to answer God's call. Dahil minsan tumatawag ang Diyos, but sometimes we don't hear because we don't allow God to whisper to us. Yes. That alam natin na naramdaman natin yung tawag ng Diyos. So wag nating takasan ang tawag na yon, but we need to be courageous to say yes to serve the church through a particular congregation. Saan po sila pwedeng pumunta or tumawag sa inyo po sa congregation? Ang aming pong congregation, the Sisters of St. Francis Xavier, ay makontakt po. Ito, sister. Ito yan. Saan? Nasaan? Dito po. Dito sa number. Number na nasa screen natin. Yes. Vlogger na vlogger. Vlogger yan. Alam niya yan. Sister, again. Ano ba po, sister? Yeah. So, you can contact the vocation directress. Yours truly. Yeah. Ito pala ang vocation directress. So, we can journey with you at saka mag-guide namin kayo so that you will discern more the call of God to serve Him. So, sister, bago po ko tuluyang maunahang kumain ng aking kapatid dito, mula sa TV Maria, sa testimony, maraming salamat. Bulon na ako sa pagkain dito. Thank you, sister. Salamat din, Father. I hope nag-enjoy po kayo sa ating show na ito, sister. Very light experience. Thank you. God bless you, your vocation, and your family. Thank you po. And see you sa inyong community. Yes, happy birthday po sa inyo. Happy birthday, Father. May birthday po. May birthday, no? Sa lahat ng birthday para sa inyo ito. Yeah. Magbabalik po ang testimony kasama pa rin namin si Sister Venus. Salamat po. Wow. Thank Happy you. Birthday to you. Yes. Ewan ko sa'yo, Father Hans, pero ako, pag ako'y may kumot, masarap ang tulog ko. Siguro, masarap yung atin pong tinapay. May kumot. No? Ay, nako, mas masarap yan kung meron kang matamis. Yan. Nakasama. Labla. Yan. Ito, nako, Father Roy. Pero alam niyo, Father Hans, no? Kaya paulit-ulit po yung mensahe po ni sister about our hearts will be restless until it Saint rests Augustine. In God. Yan, kaysa nagustin po yan. No? Palagi po yan. And totoo naman po, until now, people are restless. They are looking for things or objects that they feel might make them happy and contented. Pero sa huli po, it's always God, and in God we find our peace, our happiness. Kasi nga po, we are meant to be
for God. We are God's own. Kaya nga pong sabi ang ating pangalan ay nakaukit sa palad ng Diyos. Hanggat hindi po tayo makabalik, makalapit sa Diyos. Totoo po, gaya po ng paulit-ulit na sabi ng sister, our hearts will never be rested. Saka yung tamang lugar kung saan tayo ay magkakaroon ng kapayapaan ay walang iba kundi sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos. Yung kayo naman pang paulitin sa sabi na sana all my love life, yan. Ikaw parang wala ka pa rin bilib hanggang ngayon na may lahat love tayo life. May love life. Amen. Diba? Lahat naman tayo may kwento ng pag-ibig. May iba't ibang uri ng pagmamahal, di ba? Yan ang wag nating kalilimutan din. Amen. Na kapag tayo po parang nakakakita tayo ng ibang tao na masaya, may ka-holding hands. Hindi natin kailangan kaingitan and lalo na hindi natin kailangang siraan. Mm-hmm. Hindi natin kailangang sirain. Hindi pwede sabihin na, iiwan ka rin yan. At hindi pwede sabihin na, walang magiging maligaya. Walang forever. Hindi. Ang pagmamahal ay para sa lahat. Dahil lahat tayo ginawa ng Diyos sa ngalan ng pag-ibig at para sa pag-ibig. Kaya sana araw-araw, ito yung ipalaganap natin. Siguro lagi natin naririnig na lang, spread love, 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 love. Huwag natin maliitin at huwag natin paglaruan lang yung salitang yan. Because that is the very essence of our life. And we will never be complete and at peace without love in our life. Amen. And God is love. Only God can give us the real peace, the real joy that we all desire and deserve in life. Kaya, remain in love, stay in love. Amen. Kaya kahit ano pong level ng pag-ibig, may boyfriend, girlfriend, single, blessed, mga pari, as long as there is that love for God, you'll always find joy and happiness. Amen. Amen. So, join in for the best way to one's heart is still through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Villet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po at muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Tastimony! Oh, tutuloy ko na, Father Roy, ang pagluluto. Ituloy natin ang pagbebe. Game! Wow! More!